Excuse me, bakit? Ayan, so pagkahango natin ng manok ay tanggalin natin yung mga latak niya. Ito yung nasusunog pagka hindi natin tinanggal. So yan po. So yan. So bakante na yan. Bago natin isalang itong naka-coat na manok natin ay palakasin muna natin yung apoy. Yan. So ganyan. Ganyan yung malakas. Yan. Tsaka natin ilagay yung chicken natin. Ayan, nakalakay. Nakita po ninyo at napanood po ninyo yung ating video, yung clip na video. At kung napansin po ninyo ay meron pong itinuturo si Kalpo. Yan, na bago isalang yung manok or yung coated chicken ay meron pong gagawin. Sana ay napansin po ninyo na ito ang malimit na nakakalimutan ng marami kong minsan. Yung pagsala doon sa mantika natin. Yung paggamit natin ng salaan or filter. So kailangan munang i-filter bago po tayo magsalang muli ng susunod na salang ng chicken. Kasi kung nakalimutan natin yan, ay iitim nga yung ating mantika, mabilis na umitim. At tuloy ay pati yung chicken natin kung minsan ay imbis na golden brown ay mangingitim siya. So makaka-apekto sa ating mga pagtinda pagka ganun. So paano maiwasan ng ganung pangyayari? Dapat na aware po tayo na huwag masyadong malakas yung apoy dahil yun nga nakukuha yung pangingitim ng mantika doon sa masyadong malakas. Kailangan ay kontrolin po natin at alam natin kung ano yung tamang oras or tamang timing ng paghina ng apoy at pagpapalakas ng apoy. Ayan po. So, huwag nating kalimutan yun para maging okay ang ating pagluluto mga kalakay. So, sana ay nakapulutan natin ito ng idea sa ating pagluluto. At pagkatapos na isala yung mantika, ay siyempre huwag kalimutan na ihina. Ilakas yung apoy bago natin isalang yung manok dahil minsan nakakalimutan din ng mga taga-tinda natin yun. Sinala nga. Tapos nilagay lang kagad yung manok na hindi nailakas yung apoy. Kaya kung minsan ay nasisira yung luto. So hindi pa nakakaabot sa tamang temperature yung mantika. Sinalang muna yung panibagong salang ay masisira yung luto natin. Doon nagkakaroon ng nalalaglag na coatings. So nalalaglag yung mga harina. Yan. At doon ay tumitigas yung laman ng chicken. Hindi siya magiging juicy. Yan. So sana ay napansin natin yun mga kalakay. At
kung paano maiwasan yung madaling umitim na mantika ay nasa sa atin. Kailangan maingat tayo. So, yun lang mga kalagay. At maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo. God bless. Bye-bye.